5 beses na naglandfall ang bagyong Agaton at sa Palawan naman ito ngayon nagbabadyang malalasa ngayong gabi. At dahil sa papalapit na bagyo, nakataas na ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 dyan sa buong Palawan kasama ang Cuyo Island. Ibig sabihin yan, patuloy na makakaranas ng mga malalakas na ulan at bugso ng hangin ang nabanggit na mga lugar. Huling namataan ang sentro ng bagyong Agaton sa layo lamang 105 kilometers dyan sa may timog silangan o southeast ng Puerto Princesa City sa Palawan. At taglay nito, ang lakas ng hangin nasa 55 kilometers per hour malapit sa gitna, bugsong umaabot naman ng 65 kilometers per hour at mabilis itong kumikilos, pakanluran sa 30 kilometers per hour. Unang tumama ang bagyo dyan sa may Siargao Island, kaninang alauna yan ng madaling araw. Ikalawa dyan sa may Surigao del Norte. Ikatlong landfall niya dyan sa may Bohol. Ikaapat sa may southern tip ng Cebu. At panghuli ay dyan sa may Negros Oriental, kaninang alas 7 ng umaga. Sa datos ng pag-asa, magdamag na magpapaulan sa Palawan ng bagyo at posibleng nasa may West Philippine Sea na bukas ang madaling araw. Yan ay kung hindi magbabago yung kanyang pangkasalukuyang bilis at direksyon. Mga kapuso, wala ng epekto sa bansa ang bagyo. Bukas po yan, maliban dyan sa may Palawan, pero tinatayang may maghapong ulan dyan sa may Southern Luzon, lalong-lalo na dyan sa may Bicol Region. May mahinang ulan naman sa Metro Manila. Bukas yan mula umaga hanggang sa gabi. Buong araw ding maulan sa buong Visayas, lalong-lalo na dito sa may Eastern Visayas. Pero yan mga kapuso, hindi na po epekto ng bagyo yan kung hindi yung pinagsalim na epekto ng Northeast Monsoon at Easterlies. Habang maulan din sa mga rehiyon ng Caraga, dyan sa Davao at sa Sulu sa umaga at may thunderstorm ka naman sa Northern Mindanao pagdating sa hapon. Mataas na alo naman ang patuloy na naranasan dito sa may Eastern Seaboard ng una yan sa may Visayas at sa Mindanao at sa lahat ng halos lahat ng baybayin ng Luzon maliban na lamang dito sa may Zambales, Bataan. Delikado pa rin pong maglayag ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Emil? Mang Tani, saan pa po ba magpapaulan ng bagyo? Unang-una, Emil, ang bagyo ay magpapaulan doon sa dito sa may Palawan Province. Pero hindi ibig sabihin yan ay yung ibang lugar na walang signal at papalayo na kasi yung bagyo, oras na tumawid niya ng Palawan, ay mararanasan natin yung unti-unting paghina ng ulan sa ibang bagay. Pero mga kapuso, yung tinitingnan natin, Emil, na mapa ng Pilipinas, rainfall forecast to, yung mga kulay dilaw na yan, kumisang green, yan ay mga pag-ulan din na, na mararanasan, hindi dahil sa epekto ng bagyo, kundi dahil sa paglakas ng amihan at easterlies, yung Mimaropa, Calabarzon, kasama ng Metro Manila, Bicol Region, at dito sa may halos buong Visayas, at ilang bahagi ng Mindanao, Emil. Mang Tani, may nakikita pa po ba kayong sama ng panahon na kasunod ng bagyong Agaton? Emil, kung titingnan natin itong wind forecast, kasi dito pwede natin makita, yung umiikot na hangin na yan, yung sentro ng bagyong Agaton, papalayo, papalabas ng area of responsibility. Araw ng Miyerkules to at Huwebes, makikita natin na wala pong nakikitang umiikot na hangin. Ibig sabihin yan, Emil, mga kapuso, wala tayong nakikitang sa mga susunod na araw na kasunod ng bagyong Agaton. Pero tayo ay nasa second day pa lamang ng January at meron pa tayong halos 28 araw. Kaya yun yung babantayan natin kung may susunod pang bagyo dito kay Agaton sa mga susunod na araw. Pero nakikita natin malinaw sa mga 3 to 4 days ahead, wala tayong nakikitang pamumuo ng sama ng panahon sa loob ng ating area of responsibility. Para po sa mga bumibiyahe, halimbawa mula sa Visayas, pabalik ng Maynila, kailan po kaya masasabing ligtas ng bumiyahe? Ito ang isang ano natin, Emil. Dito sa ibang bahagi ng bansa, titingnan natin yung gale warning kasi ito yung magsasabi sa atin kung pwede nang maglayag. Itong mga kulay pula na yan ay matataas ang alon hindi dahil doon sa direktang epekto ng bagyo, kundi dahil sa malakas na hanging amihan. Habang lumalayo yung bagyo, Emil, ay meron pa rin malakas na amihan tayong inaasahan. Kaya maaaring bukas, araw ng Miyerkules, hanggang Huwebes, posibleng nakataas pa yung gale warning. Ibig sabihin yan, hindi pa rin pwedeng pumalaot yung mga kapuso natin na balak mula Bicol, papunta ng Visayas, o yung mula Visayas, papunta na ng Bicol. Kaya mga at least, Emil, mga 2 araw pa ang hihintayin natin bago ibaba o alisin ng pag-asa yung gale warning dyan sa iba't ibang
coastal areas dito sa ating bansa. Mang Tani, samantalahin na natin ang pagkakataon. Baka meron ho kayong paalala sa mga kababayan natin posibleng tamaan pa ng sama ng panahon na ito, sir. Yes, Emil. Lalong-lalo na po yung mga kapuso natin dyan sa may Palawan. Hindi malakas sa bagyo itong ating binabantayan. Pero mga kapuso, ha, dalawang bagyo ang dumaan dito sa atin itong nakaraang taon, Urduha at Vinta. At dyan sa Palawan, titignan natin yung track ng bagyo ay direktang tatamaan po ng bagyo itong Palawan. Kaya, at Emil, matatandaan mo ay meron pa tayong mga kapuso na nawawala nung dumaan ang bagyong Urduha at Vinta dyan sa Palawan. Kaya ngayon, maaaring ngayong gabi o bukas na madaling araw ay tatama yung sentro nitong bagyo. Kaya maging I am ready mga kapuso dyan po sa malakas na ulan at bugso ng hangin na dulot nitong bagyong Agaton dito sa Palawan. At Emil, ha, basa yung lupa dyan, kaya pwede o napakataas ang potensyal na magkaroon ng flash flood at ng tinatawag nating landslide. Maraming salamat, Mang Danny. Si Nathaniel Cruz po, ang ating GMA resident meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.